ang isa pang salita para sa thesis ay argumento. Bali dapat makita natin sa isang posisyon papel na malinaw ang argumento nito. Sa unang basa pa lang ng mga unang pahayag, malalaman agad na meron na agad itong pinapaglaban ng isang posisyon tungkol sa isang issue. Makikita ang pag-feeling o bias. Hindi na tulad ng ibang mga sulatin, ang posisyon papel meron itong hinitilingan na isang posisyon. Kaya siya tinawag ng posisyon papel, hindi siya masasabing neutral. Meron siyang pinaliintigan na isang side kung saan ay magbibigay siya ng sarili niya o opinion. Ito ang pasupok ng detalye o ebidensya. Bilang isang papel na may bias o kinitilingan, ang posisyon papel ay naglalaman ng mga ebidensya para sa posisyon ito upang maging credible ito para sa mga mapapasa. May pang-contra ng argumento. Bilang isang uli na may bias na papel, ang posisyon papel magkakaroon ito ng mga butas na hindi may iwasan na magkakaroon ito ng hindi rin magugustuhan ng kabilang kapo. Kaya bilang solusyon dito, magkakaroon ito ng pang-contra ng argumento upang lalo pa may paglaban ang puntong sinusulat dito. Naitinig ko rin may punto ang bawat talata. Dito natin may kita ang kagandahan ng isang posisyon papel kung bakit pinabasa nating talata ay may kahalagahan tungkol sa kanyang pinagdalata. Mayroong emosyon ng mayakta. Ang ibig sabihin nito, kung may emosyon ng sinulat ng isang mayakta, may kita natin na seryoso talaga ang ginagawa ng outcome nito. Kaya, ibig sabihin, talaga may pinagdalaban niya ang kanyang posisyon sa kanyang sinulat. At bukod sa lahat, meron din solusyon dito sa kanyang sariling pinaglalaban. Kaya katulad din ng lahat ng papel ng pahayagan, katulad ng essay, narrative, meron itong solusyon itong tungkol sa problema gusto niyang bigyan ng sa kanyang sariling posisyon. Maraming ipaglaban ng posisyon papel ang katotohanan at kahalagahan sa limatahan at kaulugan ng isang issue. Ito ang halimbawa ng mga posisyon papel. Halimbawa, sa katotohanan, ang posisyon papel ay pwedeng magpatungkol sa katotohanan ng isang bagay. Pwede rin siyang magpatuloy sa kahalagahan ng isang posisyon o kung anumang salit ng anumang nangyayari, kung anumang katakaran ang gustong ipaglaban ng yata at ang kahulugan naman ng isang bagay. Basta upulit ko sa isang posisyon niya, sa isang issue. Na nagdulot sa
halos 106 na politiko at 23 empleyado na arresto sa paggamit ng sopleta na pinagbabawal na bago dahil sa comprehensive statement sa akin ako 2000. Tapos yung desisyon nito, dahil kay Duterte sa pagtupad ng pinagbabawal na ako dito na pagbawasan ng umagang. Araw-araw din ang napapalita yung mga namamasari, pagsuko, at pagulis sa kalit ng ito. Hindi ako pagkakas. Pero po sila na, ayun po, nagbigay po ng